programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pauwi mo muna anak mo. Pag umuwi na siya, kami nang bahala kita na. Narito na nga ang ating pakabangan bukas, Sabado, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Nagalit nga itong si Carlos Benitez dahil pinakialaman nga dito ni Lynette ang kanyang cellphone na hindi dapat na sagutin dito ni Lynette na kung sino man ang tumawag sa cellphone dito ni Carlos. At dito nga na humihingi ng pasensya itong si Lynette. At dito naman na sinabi ni Lynette na tinatawag naman daw niya itong si Carlos dahil may tumatawag nga ito at kaya napilitan sagutin ni Lynette dahil si Zoe nga ang nakaregistered doon sa cellphone. At dito nga na nakahanap agad din ng paraan upang makapag-deny din itong si Carlos na tanungin dito ni Lynette na kung bakit daw tinatawag ni Zoe na daddy itong si Doc Carlos. At ang sabi dito ni Carlos na baka nagkamali lang itong si Zoe sa kanyang pagdayal. At naniwala naman itong si Lynette. Subalit hindi kumbinsido itong si Lynette sa paliwanag dito ni Carlos. Hanggang sa lumabas nga itong si Carlos at saka tinawagan itong si Zoe. At nag-alala ito nang malaman na may tama nga itong si Zoe at kinakailangang magamot. At mas tumitindi pa lalo ang hinala dito ni Lynette dahil biglang-bigla nawala itong si Carlos. At matagal nakabalik. Kaya agad naman na tinawagan ni Lynette itong si Annalyn at tinanong na kung alam nito kung nasaan itong si Zoe ay sabihin dito para mapuntahan nga dito ni Lynette dahil gusto niyang makumpirma kung ano ba ang katotohanan na kung bakit napatawag itong si Zoe kay Carlos at humihingi ng tulong at sakto din na nawawala itong si Carlos. Kasabay naman dito ay nalaman din ni Don Pepe ang pinag-uusapan ni Zoe at Moira at Carlos. Naalam na niya ngayon na kung sino ang tunay na ama dito ni Zoe. At dahil dito, magiging mabait-bait itong si Don Pepe dito kay Zoe nang sa ganun ay magamit niya ito upang makawala at makatagas. At ganun din, dito sa Apex na kumpirma din ng mga pulis na itong si Balahadja ay traitor daw ito. At dito rin nakita at nalaman ni RJ na kilala niya itong si Balahadja at alam niya na magkasabuat na nga itong si Moira. At walang duda may kinalaman ito sa pagkawala ni Don Pepe dahil patutunayan ni Annalyn na nakita niya itong si Balahadja doon sa hotel kung saan pumunta itong si Don Pepe doon. At dito na yan mabubuo na may kinalaman talaga itong si Moira sa pagkawala dito ni Don Pepe. Samantala narinig naman dito ni Zoe ang binabalak dito ni Moira at dito ni Balahadja dito sa matanda at sinabi nga ni Balahadja dito kay Moira na pauwiin daw muna itong si Zoe nang sa ganun maisa katuparan nilang pagligpit dito sa matanda at tila kinabahan naman itong si Zoe nang malaman niya ang plano dito ni Moira at Balahadja. Kaya dito na kaya yan na patatakasin at tulungan ni Zoe na makatakas itong si Don Pepe dahil hindi kaya ng kanyang konsensya na may mangyari dito sa matanda. At dito rin na tinanong ni Don Pepe itong si Zoe na nakilala na ba daw dito ang kanyang tunay na ama at hindi nga makakasagot itong si Zoe dahil sa takot na baka malaman ni Don Pepe ang buong katotohanan. Dahil dito magugulat na lamang itong si Don Pepe dahil tutulungan na nga ni Zoe na makalayo at makatakas dito kina Moira at Balahadja bago siya magawaan ng masama. Kaya naman, yan ang ating pakatutukan kung magtatagumpay nga ba itong si Zoe na patakasin itong matanda. Subalit ang kapalit nito ay ang gusto ni Zoe na magpakalayo-layo at huwag magpapakita dito kina RJ at Giselle. At alam na nga ngayon nila Giselle at RJ na may kasabwat itong si Balahadja at itong si Moira sa pagkawala nga ni Don Pepe at yun nga ang kanilang suspect. Dahil pinaghahanap na nga ng mga kapulisan itong si Balahadja ngayon at walang duda dahil noon pa man ay magkasabwat na talaga sila ni Moira. Kaya yan po ang ating patuloy na pakabangan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!